Nagdeklara ng rabies outbreak sa ilang bayan at lungsod sa Negros Occidental dahil sa dami ng mga nabibiktima nito. Isa sa sanhi ng pagdami ng kaso ng rabies ang hindi pagpapabakuna sa mga aso. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, hindi rin nila kayang bakunahan lahat ng aso sa probinsya dahil kulang sila sa pondo. Makibalita tayo kay Erwin Nicavera ng GMA Bacolod. Mula Enero hanggang Abril ngayong taon, apat na residente ng Bacolod City ang nagpositibo sa rabies. May tig isang kaso naman ng rabies sa bayan ng Pulupandan at San Carlos City, Negros Occidental. Sa Cadiz City, naitala ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay dahil sa rabies ngayong taon. Nagpositibo rin sa rabies ang dalawang aso sa bayan ng Binalbagan. Dahil sa pagdami ng rabies cases, idineklara ng Provincial Veterinary Office ang rabies outbreak sa mga naturang lungsod at bayan. It's a public health importance. So, may isa ka case, either human or canine rabies, na confirmed. Isa sa mga dahilan ng pagdami ng kaso ng rabies ang hindi pagpapabakuna sa mga alagang aso. Sa halos 211,000 aso sa probinsya, mahigit 24,000 o 10% pa lang ang nababakunahan. Aminado naman ang veterinary office na hindi sapat ang kanilang pondo para mabakunahan ang lahat ng aso sa probinsya. So, subong, ang ginaubra naman, counterparting with the local government. So, it's on the availability ng vaccine. Ang problema, kulang vaccine. Hinihimok ngayon ng Provincial Veterinary Office ang mga dog owner na huwag lang sa kanila magpabakuna. Pwede rin daw magpabakuna ng libre sa mga pamahalaang lungsod at bayan o kaya naman sa mga pribadong veterinaryo. Kasabay ng pagbabakuna ang mas pinaigting na kampanya laban sa mga stray dogs o asong gala. Madalas kasing mga ganitong aso ang nangangagat ng tao. Tulad na lang ng nangyari sa 6 na residente sa Bacolod noong Marso. Tuwing panahon din ng tag-init, madalas na mangagat ang mga aso dahil irritable ang mga ito. Erwin Nicavera, Nagbabalita, Pilipinas.